Ngayong umaga, naisip kong pumunta ng palengke para sana maghanap na kung anong pwedeng kainin. Tapos napunta ako dito, wala ako napili kasi puro hotdog. Then naglakad-lakad na lang muna ako dito. And then naisip ko sana bumili ng itlog. Kaso nagulat ako sa presyo, 3 na pala 25 ng itlog. Kaya pala napakamahal na rin sa tindahan. Tapos naglakad-lakad na lang muna ako dito. Napansin ko nga, napakakunti ng tao sa palengke. Tapos hindi ko alam kung sadyang tanghali na ba ako o wala lang talagang masyadong namimili. Gawa nga ng napakamahal talaga ng mga bilihin ngayon. So yun nga, puno, naglakad-lakad muna ako dito. Tapos nakarating ako dito sa Migulayan, wala pa rin talaga masyadong tao. Siguro nga hindi na masyadong namimili sa palengke ang mga tao at nagtitipid na. Tapos naisipan ko, dito na lang ako bumili. Ayan, yung bacon na nga lang yung naisipan kung binili ko na pang-almusal. Tapos naalala ko nga pala, wala na rin pala akong pulbos. So nagpunta ako dito sa tindahan para bumili ng pulbos. Ayun nga po, nahulugan pa si ate. Tapos ito, 2 pulbos at saka yung sabon nga pala, naalala ko wala na rin ako. Yung bumili na rin ako, tapos sinantay ko na lang yung sukli. Tapos naisip ko, dito pala sa may likod ng palengke, meron nga pala rito mga murang itlog. Ayan, 5.50. Mas okay na to kaysa sa 3.25. Magkasin laki lang naman sila nung 3.25. Ang kaibahan lang rito sa 5.30 ay medyo may basag yung mga itlog. Ayan, nakikita nyo naman, medyo may basag. Yung shell lang naman yan, pero buo pa rin naman yan. At saka hindi naman siya masisira agad-agad. Basta pinili ko na lang yung medyo buo yung mga shell. Tapos ito na nga, nakabili na ako. Tapos naisip ako na rin bumili ng isda. Ayan, dito nga pala sa amin, kapag ka bibili ka ng isda, pwede mong ipa-boneless, libre. Kasi sa iba, alam ko may bayad yun eh. Tapos ayun, bumili na lang ako. Tapos nakita ko tong isda, naghihingalo na. Sabi niya, tulungan ko raw siya para mabuhay pa siya. Char! Tapos ayun, dito na nga ako sa bahay. Ayan lang yung napabili ko. Itlog, isda, at saka yung bacon. Tapos mantika, at saka kalamansi. Tapos ayun na nga, nagpainit na nga ako ng kawali kasi nagugutom na rin ako at gagawa na ako ng almusal ko. Ayan, nilagyan ko na nga siya ng mantika. Tapos nung mainit na yung mantika, ayan, sinalang ko na nga yung bacon. Tapos nagsalang na nga rin ako ng itlog dito sa pinagprituhan ng bacon. So ayan, hindi ko na makita yung itlog kasi nakalubog na siya sa mantika. Tapos nagsalang na nga rin pala ako ng bawang kasi magsasangag din ako dahil nakita ko meron din namang natirang kanin dun sa may kaldero namin. So ayan nga po. Tapos ito na nga, nakasalang na ako ng sinangag. Ayan, medyo mahirap siyang haluin kasi nga Japanese rice yan. Tapos ayan nga po, no, 2 itlog. Ayan, tapos tara, kain na tayo. Tapos nagtitimpla na nga po ako ng kape kasi talaga hindi nabubuo yung araw ko kapag wala akong kape. Tapos ito na, ready na siya. Lalagyan ko na siya ng tubig. Tapos ayan nga, no, ready na, kain na na. So ayan, unang subo. Ayan, ang laki ng bunganga ko. Ayan, sige, subo. Sige, subo pa. Gutom na gutom yarn. So ayan, subo pa nga po ulit. So hindi na mahalata na nag-i-enjoy ako sa kinakain ko, no. Siyempre, minsan lang naman ako mag-almusal ng kanin. Tapos nung matapos nga, ito, magkakape naman ako. Tapos kinukutsara ko nga po yung kanin. Yung kape. Tapos may naalala ko, may nagsabi sa akin na mayaman ka ba? Sabi ko, bakit? Kasi kinukutsara mo yung kape. Tapos pagkatapos kong kumain, ito na nga, maghuhugas na nga ako ng aking pinagkainan. So ayan, kailangan hugasan ko muna ito agad para hindi nakatambak sa lababo. Tapos ayan, sipagsibagan si ate girl nyo. Pagkatapos kong maghugas, naisip ako muna magpapaba na kinain. So ayan, nilabas ko na nga po si Violet at ako ay aalis muna at magpapababa ng kinain. So ayan nga po, no, si Violet nga po pala yung tawag ko sa motor ko. Tapos nakarating ako dito sa May Robinson. Ayan, pagpasok ko dito, kitang-kita mo agad yung mga nakasabit ng Christmas light. Grabe, Paskong Pasko na dito. So sana all, ano. Tapos naisipan ko, dito ako sa second floor pupunta. So dito nga ako, mag-escalator na lang ako kaysa maghagdan kasi tamad rin ako kahit papano eh. So ayan nga po, no, nagtitingin-tingin pa ako dito. Tapos may nakita ko, may nakatingin sa akin dun sa may Jollibee eh. Gusto siguro akong alukin ng pagkain. Tapos ito na nga po, naisipan ko pumunta rito sa may DIY. Tapos ito nga ako, dumiretso agad sa may mga cellphone accessories kasi may hinahanap ako dito kaso wala rin naman. Kaya ayun, nagikot na lang muna ako. Tapos napunta ako dito sa may mga bilihan ng mga ilaw kasi naisip ko, pag nagbablog ako sa loob ng kwarto ko, medyo madilim. Sa gusto ko sanang bumili kaso wala rin naman ako nakita. So ang ending, tingin-tingin lang tapos ikot-ikot. Tapos naisip ako, umuwi na rin ako. Tapos pag uwi ko sa bahay, meron ako nakita rito na isang box. May dumating akong package galing sa LBC. So salamat LBC. So ayun nga po, no, nakatulog ako tapos nagising ako alas 4 na. So naligo na ako, tapos ayan, tapos na akong maligo, mag-i-skincare muna ako. Gamit ko nga po pala yung Brilliant Skin kaya po medyo nagbabalat-balat yung mukha ko kasi nga po gumagamit ako ngayon ng Rejuve. Tapos kung makikita nyo, napakakintab ng mukha ko.
Tapos ayan, kahit hapon na, ayan, syempre kailangan gumamit pa rin tayo ng sunblock, no, kasi kailangan pa rin natin yan. Tapos mamayang gabi, maghihilamos uli ako para gagamit naman ako ng night cream. So ayan po, kahit hapon na ako maligo, gumagamit pa rin ako ng sunblock kahit nasa loob lang ako ng bahay. Tapos ayun nga po, no, magkikilay lamang tayo ng konti para naman hindi tayo magmukhang Mona Lisa. So ganyan lang ako magkilay, sinusundan ko lang yung buhok at saka yung stroke nung kilay ko kasi hindi naman siya ganong kanipis. Kaya lang, manipis lang yung hibla niya kaya hindi siya masyadong kita kapag lalo na nagka-camera ako. Kaya nagpipicture ako kaya nilalagyan ko rin talaga siya ng kulay. Tapos ito po, ngayon pa lang po ako manananghalian. Yan nga po, fish steak at saka kanin po yung kakainin ko. So tara, kain na uli tayo. So ayan, kakain po muna uli ako. Medyo mainit yung kanin kaya ayan, muntik pa ako mapasok. So ayan nga po, hihipan ko na lang siya para hindi ako mapasok kasi bagong luto yung kanin tapos bagong luto din yung ulam. So ayan nga po, no, ginawa na lang na fish steak yung bangus kasi para may sabaw na rin siya. Tapos ang sarap niya kaya ayan, kain ako ng kain dyan. Tapos ayan, medyo na-home na ako, iinom muna ako. Tapos ang sosyal ng lola nyo, naka-soft drinks pa. Tapos kakain na lang ulit ng kakain. So ganyan lang naman ang ginagawa ko araw-araw since nung hindi na ako nagtrabaho. Pero syempre babalik pa rin naman ako sa pagtatrabaho, nag-aantay lang ako ng tawag. Tapos ayan, no, nung matapos ko nga po yung pagkain, inubos ko lang itong aking iniinom na soft drink kasi sayang naman, binili ko rin to, no. Tapos ayun nga po, babalik na nga po ako sa pag-skincare. Nag-toothbrush na nga po pala ako dyan. So ayan, magli-lip tint muna ako kasi maarte si ate girl nyo. Kapag kahit nasa bahay lang ako, syempre gusto ko naka-lip tint ako para naman may kulay naman yung mukha ko. Kasi yung pag hindi ako nagli-lip tint, wala, ang gara ng kulay ng labi ko. Ayan, tapos ito na nga po, magsusuklay na ako. Lagi ko na lang struggle itong pagsusuklay ng buhok ko. Ewan ko ba, magmula nung naalala ko kasi dati, okay naman yung buhok ko. Tapos pina-relax ko lang siya. Relax pa yung uso nung siguro mga 4th year high school ako way back. Tapos ayun, hindi na siya naging healthy. Nasira na siya ng tuluyan. Ewan ko siguro mabigat yung gumawa sa buhok ko nung kaya ganun. Kasi bakla yung nagawa sa akin. Pero hindi ko naman siya binabash. Baka siguro talagang hindi lang hiyang yung buhok ko doon. Tapos ayun nga po, no, ganyan lang. Hintayin ko muna siya medyo matuyo bago ko siya suklayin. Tapos magpupulbos na lang muna ako. And then, ayan, naligo na nga rin ako sa kulon para kahit nasa bahay lang tayo, ay fresh na fresh tayo. So ayun nga po pala, no, huwag nyo sanang kalimutan na i-follow ako sa aking TikTok account, sa aking YouTube channel, at saka dito sa aking Facebook page. So ayun nga po, no, pagpasensyahan nyo na yung pag-voiceover ko kasi ngayon lang ako nag-umpisang mag-voiceover. Inaaral ko pa siya, hindi ko pa kabisado. Bye!